Okay, so guys, dito na naman tayo ngayon sa Sagat sa SCAP Automotive. So, ayan. So, kung familiar kayo sa last vlog natin, so, kasama ulit natin ngayon si Sir John Olaso. So, siya yung nagbabuff ng Aerox natin ngayon. So, kung matatandaan nyo guys, yung last na vlog natin is yung Black Raven na Aerox. So, ngayon, yun yung sa stock pairing. So, ngayon, ang ginawa natin, yung Ferrari Red nga natin na Aerox. So, after repaint kasi, hindi natin siya napabuff. So, ganito yung nangyari. Nagkaroon siya after a year. So, yun yung nangyari. Saka eventually, magkakaroon talaga siya ng hairlines. Kasi nga, sa paggamit, everyday use, tapos yan, pagka punas-punas. So, ganito na yung nangyari. Ayan, kung kitang-kita nyo naman yung mga hairlines talaga, di ba? So, ngayon, ginawa namin is, inuna muna namin yung kabilang side. So, ayan. Makikita nyo naman. Ayan, wala ka na makikitang swirl marks. Compare dito sa kabila. Ayan, ayan. Kitang-kita mo talaga. May mga parang bilog-bilog siya, di ba? So, dito, sa kabilang side, pulido na siya. Ayan. Pati yung mga glitters niya, yung detail, lumabas na. Ito, boss, pag-review natin. Ayan. Sa camera lang, medyo fade yung color. Siguro dahil nag-ano color grading sa camera. Pero pag nakita nyo ng personal tong motor natin ngayon, parang lumabas yung pagkapula niya lalo. So, ayan, oh, tinan nyo yung swirl marks. Mamaya, mawala yan. So, ito na yung finish nun. Ganyan yung itsura. So guys, ayan, kung nakikita nyo yung ginagawa ni boss dyan, yan yung first step, which is yung may rubbing compound. Tama ba, boss dyan? Rubbing compound. So rubbing compound yan, yung unang in-apply natin. Yan yung first step na gagawin sa motor ninyo kung magpupunta kayo rito sa SCAP Automotive. So guys, bandang Sagat lang siya. So labas ako ha, wait lang. Sa mga magtatanong kasi kung saan daw yung shop, sa first vlog ko kasi maraming nagtatanong kung saan yung shop nila. Ito yung kahabaan ng si Raymundo na yan. So kung makikita nyo, familiar kayo, Team Graffiti, banda doon. Pag dinerecho nyo, Team Graffiti, makikita ninyo. Tapos may headquarters ng Blue Boys. Then ayan, makikita nyo, along the road lang yung shop nila. So SCAP Automotive. So yan yun. Dito, papunta na yan ng rotonda. Dito pag kumana kayo. Okay, kung makikita ninyo, ang binabuff nila dito yung mga high-end sports car talaga. Yung mga magagarang kotse. Nag-accept din sila ng buffing job sa mga motor. Step 2 pa lang, pero tingnan nyo. Mamaya, meron pa siyang final touch. Ayan na, lumitaw na yung glitters, tapos yung hairlines niya. Kung mapapansin nyo kanina, maraming bilog-bilog na gano'n, di ba? So, ngayon, halos wala na, oh. Or completely wala na talaga. Hindi lang din pala fairings yung pwede nilang i-bob. So, pati yung mga visors, katulad nito, yung sectile. So ayan, kita nyo rin yung mga hairlines. Then ngayon, titingnan natin kung maalis. Alright, tira, boss dyan. Yung rubbing compound din yan, boss. Ano, medium cut. So, medium cut yung nilagay natin na polish. So parang bonus nya na yan, no? Ganyan tayo kamahal ni boss Soiti. Pati yung mga ganyan, tinitira nya. So syempre, pag nagpunta rin kayo rito, malamang ibobonus nga na rin yan. Bonus na yan. So, pati yung panel gauge dun sa mga marami na rin may gas-gas. Ever since kasi hindi tayo naglagay ng protector. So, alam ko yung first vlog natin, tinira niya rin yung panel gauge natin. So, ngayon titingnan natin kung na-lessen ba yung hairlines.
So yan guys, yung ginagawa niya is yung final stage ng process ng pagwawax natin. So yung in-apply niya is yung quick detailer wax. So yan na yung last step na gagawin natin. Transparent na yung NMAX dun sa kabila, oh. Kitang-kita na, oh. Nawala yung hairlines talaga. Yung swirl marks. As in, ayan, oh. Crystal clear. Wow. Na-excite si Isoy, hindi na lagyan kanina ng rubbing compound. Hindi natin nakuhanan. Pero, kita niyo yung difference. So, ayan, oh. Black na black. Nawala din talaga yung mga minor scratches niya. Pati yung mga minor na hairlines. Ano, kitang-kita nga rito. Pero yan, parang bago na ulit. Ito na yung resulta ng nangyaring ginawa nating buffing after 1 and a half to 2 hours, mga ganun. So syempre kailangan magusisi, mas maganda yung gawa, hindi naman natin pwedeng madaliin, pero tingnan niyo naman yung result. Pwede pwedeng kang manalamin, di ba? Yan, no? So guys, bali ito si Boss Jan, explain sa atin yung mga ginawa. So Boss Jan, Jan Ulaso, ano nga pala yung mga ginawa natin na procedure sa ating pagbabuff? Sa ginawa natin sa Aerox ni Boss Ushimoto, buffing, pin correction, kasi yung bearings niya nagkaroon na ng maraming swirl sa, okay, siyempre kadalasang ginagamit. Ito, nag-pin correction tayo, tinanggal natin yung mga swirl marks niya. Sa buffing procedure natin, gagamit tayo ng 3 step ng wax, na first step na rubbing compound. Sa 2 step natin is medium cutting polish. Okay. Sa 3 step natin ay quick detailer naman. So, depende rin kasi sa condition ng ano natin ng motor. Kung pwede siyang i-turn 3 step, 2 step o 1 step. Basta mas maganda boss, makita natin na actual yung actual ano natin yung paint natin, para ako yung mag-decide kung anong treatment ang kailangan mong i-apply. Okay. Okay. Ang pinaka price list natin ng pag-avail ng ano ng buffing wax, yan, price. Nag-i-starting tayo sa 500, 500 to 1000. Okay. Again, depende sa condition. So, yung sinasabi kasi doon ni Boss John, yung condition kasi ng motor natin, medyo malala na nga yung hairlines na nangyari. Imagine 1 year ko siyang ginamit ng halos hindi na i-buff after ng repaint. So, sinulit na rin natin, nandito na tayo. Ginawa ko na yung hanggang maximum na stage kung paano yung proseso ng pagbabuff niya para mas lumitaw yung ganda ng pintura ng motor natin. So, nakita niyo naman, sulit na sulit talaga. So, Boss Jan, ano nga pala yung pwede mong maibigay na tips ulit sa mga nagpabuff na? Kung paano natin mapapatagal yung after nito, syempre, after gawin. Kung paano natin mai-maintain ng kahit paano, hindi naman sobrang magasgas yung fairings nila. Sa akin, Boss Wush, ang tip ko lang sa, lalo na sa mga nagpabuff na sa akin, dun sa motor natin, mas maganda kung mag-uhugas tayo ng motor, pour on tubig lang muna. Kasi kung ikaw mag-uhugas ka ng motor, babasahanin mo kagad. Siyempre, yung mga buhangin doon,
tatambay sa loob ng basahan. Ngayon, pag pinunas mo sa motor mo yun, automatic swerve mark ka agad yun. Okay. Kaya mas maganda, tubig muna bago mo basahanin yung motor. At number one, dapat kung ano yung ginamit mo sa flares mo na basahan, yun lang talaga. Huwag mo nagagamitin sa iba, sa mga tapalodo, ganyan, sa mga ilalim. So guys, ito pinaka-importante. Yung mga cloth na gagamitin ninyo, which is yung microfiber cloth. So yan yung ginagamit nila sa SCAF Automotive. So guys, again, yun na lahat. Bali, sa mga may inquiry, ilalagay ko na lang yung Facebook page ni Sir John dito sa baba. Para kung may mga karagdagan kayong tanong, pwede nyo siyang i-PM or about sa pricing, kung paano yung proseso, kung ano yung mas okay. Pwede nyo rin i-send mismo yung picture ng mga motor ninyo, kung ano ba yung condition, kung matatanggal pa ba, yung mga ganong klase ng hairline scratches. Pero kita nyo naman, sa tech bill natin, tatanggal talaga, pati yung sa gauge, kitang-kita rin yung diferensya, talagang umu-okay siya. So, boss dyan, baka may gusto kang batiin. Shoutout. Shoutout nga lang pala yung barkado, Omar Sharif Ayas, tsaka sa asawa ko, Grace Lisig. Ayan, shoutout sa inyo. Sir, tsaka sa mga amo ko, Sir Martin, Sir Marvin. Opa. Shoutout. Sa owner pala ng SCAF Automotive, Sir Marvin and Martin. Sir Martin. Shoutout po and more power po sa inyo shop. Saktong-sakto, uwi na kami, tapos umulan. Shoutout. So papatila muna kami, sayang naman yung pagbabab. Boss, dyan na dyan nagiging makakatotohanan ng sumpa. Bagong ugas at bagong wax. Ito matindi, wax. Nagtatawa kayo, no? Bati ni Sir T, nagtatawag lang ng ulan. Joke lang, peace.